What if ang given ay ang general equation? At pinapahanap sa atin ay yung center at yung radius. So ang gagawin natin ay pagsasamahin muna natin ang merong variables na x and y. So x squared minus 6x plus y squared minus 2y. And then lipat natin sa kabila yung constant, negative 10. Next step ay ang completing the square. So x squared minus 6x plus, mag-iwan tayo ng blank, then y squared minus 2y plus blank equals negative 10. Ano ang nilalagay dyan? Ang nilalagay natin dyan ay ang square ng half nito. Ang half nito ay negative 3 at ang square ay 9. Equals 9. At dito naman, ang half ng negative 2 is negative 1. At ang square niya is simply positive 1. And then, dahil nag-add tayo ng 9 at 1 sa left side, mag-a-add din tayo sa kabila. So dito ay plus 9 plus 1. So simplifying, dahil ito ay tinatawag na perfect square, so pwede na natin siyang isimplify na ganito. X minus 3 square plus y minus 1 square equals negative 10 plus 9 is negative 1. Negative 1 plus 1 is 0. Therefore, ang center ay merong coordinates na x minus 3 equals 0. X equals 3. Y minus 1 equals 0. Or y equals 1. So ang center ng circle ay nasa 3, 1, x and y coordinates. At mapapansin natin na ang radius is 0. Ano ang ibig sabihin nun? Ang circle na ito ay tinatawag siyang point circle.